Tayo po ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos, tinawag, iniligtas at inihiwalay mo kami mula sa mga kasalanan at mga kasinungalingan ng sanlibutan. At salamat po sa pag-iingat at pagtulong mo sa amin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapamuhi kami ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos sa natitira namin buhay. Sa oras na ito, kami ng mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo sa pagpapahintulot mo sa amin na magtipon-tipon ng sama-sama sa harapan ng Panginoon. Nagpupuri kami sa biyaya at kaluwalhatian ng Panginoon at nag-aaral ng iyong salita. At nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ka, Panginoon. Ako po'y naniniwala na kasama namin ang Panginoon maging sa oras na ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at masawakan mo po kami sa pamamagitan ng mahabaging mga kamay ng Diyos. Pakiusap, maawakas nawa sa amin upang wala kahit isa man sa amin ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Pakiusap, punuin mo po kami ng iyong salita, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pamunuan at gabayan mo po ang lahat ng aming mga buhay upang mabuhay kami ng karapat-dapat bilang iyong mga anak. Pakiusap, protektahan mo po ang mga iglesia namin sa buong bansa, ang maraming mga iglesia sa buong mundo, at ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo, kahit na sa mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon at ng Espiritu Santo. At pakiusap, tulungan mo po kami na may isakatuparan ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aakay sa maraming mga kaluluwa sa Panginoon, sa pamamagitan ng matapang na pagpapatotoo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon. Idinadalangin po namin na bigyan mo Diyos ng kalakasan ang mga may sakit at bigyan sila ng pagkakataon na mas mabuhay pa para sa iyo. Panginoon, ituro mo po sa amin ang landas na dapat naming lakaran ayon sa panahon at samaan mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng biyaya at salita at ang Espiritu Santo na kailangan namin. Pakiusap, turuan mo po kami tungkol sa iyong mga salita, Panginoon, na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito at kung ano ang dapat naming gawin. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Chapter 5, magmula verse 1 hanggang 10. Babasahin ko po ang unang talata at pagkatapos pakibasa po ang kasunod na talata. Salitan po tayo magbabasa mula verse 1 hanggang 10. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Hanggang dito po. Nais ko pong ang lahat ay makabisado ang mga binasa nating talata. Kaya sabay-sabay natin itong binabasa. Kapag lagi nyo itong binabasa, natural na makakabisado nyo ito. At mabuti na lagi magkabisado ng mga talata at pag-isipan ng mga ito sa ating mga puso. Mga awit 1,
kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Ibig sabihin na laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay pagkakabisado ng salita, pag-iisip tungkol dito at pag-uugnay nito sa ating mga puso at buhay. Kaya patuloy kong sinasabi sa inyo ang sermon na may pamagat na ang mapapalad mula sa chapter 5 ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ang umpisa ay verse 3, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Gaya ng nasabi ko na, ibig sabihin ng dukha sa Espiritu na alaman natin na sa ating buhay, dumating tayong walang dala at aalis tayong walang dala. Ecclesiastes 5, kung paano siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ano bang inyong buhay? Kaya nga isang singaw na sa sandaling panay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang mga dekada ng ating buhay sa mundong ito ay tunay na walang kabuluhan. Gaya ng mga salita ni David sa mga awit, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Gaya ng sinasabi sa mga awit 90, ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang mga ito'y madaling lumipas. Ngunit ang mga ito'y hirap at kaguluhan lamang. Kaya ibig sabihin ng malaman na walang kabuluhan ang buhay ay ang pagiging dukha sa Espiritu. Ibig sabihin, nagkaroon ng isang tao ng kondisyon ng puso na makakapunta sa langit. Mahirap para sa mayaman ang makapunta sa langit. Siyempre po, maging ang mayamang tao ay makakapunta sa langit kapag sila'y dukha sa Espiritu. Kasunod po, mapapalad ang mga nahahapis. Tumutukoy ito sa puso na nalulungkod dahil sa kasalanan. Isang pusong bagbag at nagsisisi. Pagkatapos malaman na may paghuhukom ng Diyos at walang hanggang pagkawasak dahil sa kasalanan. Ibig sabihin ng aaliwin, ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin at ang kanilang mga kaluluwa ay maliligtas. Ibig sabihin, verse 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba na sa sandaling naligtas tayo, ang pag-ibig ng Diyos, buhay ng Diyos, at ang puso ni Kristo na isa sa katuparan sa atin. Tinutukoy nito ang pagkatao ni Kristo. Kaya sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Nagkaroon tayo ng maamo at mapagpakumbabang puso ng Panginoon. Pagkatapos ng kaligtasan, ang puso ni Kristo, pagkatao ni Kristo ay naisa sa katuparan sa ating mga puso. Ang ugali ng tahimik na pagsunod, tahimik na sumusunod, kahit na sa gitna ng anumang paghihirap at pagdurusa, ito ang pagiging mapagpakumbaba. Ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin ang salitang mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagat sila ay bubusugin. Ngayon ang mga taong ligtas na may mapagpakumbabang puso at tahimik na sumusunod ay naging mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Noong binanggit ni Jesus ang tungkol sa mapapalad, binanggit niya ang dukha, ang nahahapis at ang mapagpakumbaba na ganap na kabaliktaran sa mga iniisip ng mga tao sa mundo. Pareho rin sa mga nagugutom at nauuhaw, sinasabi ng mga tao sa mundong ito na ang mga kumakain, umiinom at nagsasaya ang mga mapapalad. Ngunit sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Siyempre po, ang nagugutom at nauuhaw na binabanggit ni Jesus ay hindi tumutukoy sa nagugutom at nauuhaw na iniisip ng mga tao sa mundo. Dahil binanggit po rito ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kaya ganap ito na iba mula sa iniisip ng mga tao sa mundo. Kung titignan natin, Mateo 4, verse 1 hanggang 4, hindi ba tinapos ni Jesus ang kanyang 30 taong pribadong buhay at ngayon nagsimula sa pampublikong buhay? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 3, binautismuan si Jesus sa ilog Jordan at nagsimula ang gawain ng pagliligtas ng mga makasalanan. May dalawang bagay na ginawa si Jesus. Una, dahil dumating siya upang tayo ay maligtas, kailangan niyang gawin ang gawain ng pagliligtas. At ikalawa,
Ipinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa ng kanyang buhay kung paano dapat mabuhay ang ligtas na Kristiyano. Kaya una, tinukso siya ng Diablo. Sa halamanan ng Eden, si Adan at Eve ay nahulog sa tukso ng Diablo at nahulog sila sa kasalanan. Kaya upang maligtas ni Jesus ang mga tao, kailangang mapagtagumpayan niya ang tukso ng Diablo bilang kinatawan ng tao at bilang isang tao. Tinukso siya ng Diablo habang siya ay gutom na gutom sa loob ng 40 araw at labis na ng hina. Nagkaroon ng unang pagtukso ng Diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit labis kang nagugutom? Kaya mong gawin ang lahat, hindi ba? Ipagutos mo na ang batong ito'y maging tinapay. Si Jesus ay kapantay ng Diyos na tagapaglikha. Kaya niyang gawin ang lahat. Sinabi ni Jesus, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Kaya unang tukso ng Diablo ay, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit nagugutom ka? Kaya mong gawin tinapay ang mga batong ito, hindi ba? Anong sinabi ni Jesus? Oo nga, nakalimutan ko yun. Gumawa ba siya ng tinapay at kumain? Hindi po. Ito ang tukso ng Diablo. Nung labis na nagutom, nauhaw at napagod si Jesus, anong sinabi ni Jesus? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kahit na mahalaga ang pagkain ng tao, higit na mas mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Mababaw lagi ang pagpapakahulugan natin sa Mateo 4 verse 4. Gaya ng, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia at sa paglago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kahit na hindi ito mali, pero hindi yun ang eksaktong ibig sabihin ni Jesus. Si Jesus ay taong puspos ng salita ng Diyos. Dahil si Jesus mismo ang salita. Kaya sa John 1:14, si Jesus ang sinasabing at naging tao ang salita. Hindi siya naparito upang mag-aral at unawain ang mga kasulatan gaya natin dahil dumating siya upang tuparin ang mga pangako ng lumang tipan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ipinapakita ng pahayag na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na sinabi ni Jesus na bilang tao, binigyang din ni Jesus ang lubos na pagsunod sa salita ng Diyos. Si Adan ay bumagsak sa unang pagsubok dahil sumuway siya sa salita ng Diyos. Ngayon, bilang ikalawang Adan at huling Adan, napagtagumpayan ni Jesus ang tukso ng Diablo. Kahit na ang usapin tungkol sa anong kakainin at iinumin ng tao ay madalian, ang mas mahalaga ay buhay na pagsunod sa salita ng Diyos at paggawa ng kanyang kalooban. Kaya nga nagtagumpay si Jesus sa tuksong iyon. Sa Juan 4:31 hanggang 34, nung dumaan si Jesus sa Samaria at labis na napagod, nauhaw at nagutom sa maliwanag na araw, sinabi niya ang isang pahayag. John 4:34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nung labis na nauuhaw, napagod at nagutom si Jesus, mas inuna niya ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Bagong ibang pisikal na pangailangan, sinabi ni Jesus, verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sinasabi ng pahayag na ito na kapag ang ating mga pisikal na katawan ay nagugutom at nauuhaw, hindi ba lahat tayo naghahanap ng mga kain at may inom? Ganyan pa man, anong mas mahalaga? Mas gawin ng madali at mas kinakailangan para sa atin ay ang gawin ng kalooban ng Diyos. Binigyan din niya ang pagsasakatuparan sa katuwiran ng Diyos. Napaka-importante yung mensahe nito. Sa Job 23, verse 12, sinabi ni Job, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib.
Sinabi ito ni Job nung siya'y nasa napakatinding pagdurusa sa gitna ng kirot. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Hindi siya sumuway sa kanyang mga utos. At pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ibig sabihin ito ay pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit na patayin mo ako ng Diyos, nasa kanyang pag-asa ko. Pinapakita nito ang pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos nang hindi sinisisi ang Diyos hanggang sa huli. Sa Mateo chapter 3, sa verse 13 hanggang sa 15, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Akong dapat mong bautismuhan at ikaw pang lumalapit sa akin." Si Jesus bilang tagapaglikhang Diyos at matuwid ay hindi dapat bautismuhan gaya ng isang makasalanan. Tama po? Subalit si Jesus ay dumating upang maging kinatawan ng mga makasalanan. Kaya bilang isang tao, kailangan niyang tuparin lahat ng kautusan ng Diyos na hindi matupad ng mga tao. Bilang isang matuwid na tao, kailangan niyang mamatay gaya ng isang makasalanan at muling mabuhay. Kaya nga, kailangan niyang ipakita muna ito sa pamamagitan ng bautismo. Kaya sinabi ni Jesus kay Juan, Mateo chapter 3, verse 15, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran." Ang bautismo ni Juan si Jesus, sa normal na sitwasyon, hindi ito nararapat. Ngunit ito ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ito ang pagtupad sa katwiran ng Diyos. Kaya sumang-ayon si Juan dito, kaya nabautismuhan si Jesus. Sinabi ni Jesus, John 6:38-39, "Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Si Jesus ay kapantay ng Diyos at bumaba sa lupa mula sa langit. Kinuha niya ang anyo ng tao sa sanlibutan ito na puno ng kasalanan, hindi upang gawin ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Dumating siya upang tupadin ang kalooban ng Diyos. Sa Mateo 26, sa kanyang panalangin sa halamanan ng Getsemane, bago siya ipako, sinabi ni Jesus, "Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Isa itong pagpapakita ng pagsunod hanggang sa kamatayan. Kaya sa Pilipos 2 verse 8, "At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus." Ganap na pagsunod sa salita ng Diyos, maging sa kamatayan man sa krus. Ito ang ibig sabihin ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya dumating si Jesus sa mundong ito, una, upang tuparin ang kalooban ng Diyos. At sa buong buhay niya, maging sa kamatayan man sa krus, ay upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sinabi sa Hebreo 10:7, kahit sinabi ko, "Narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. O Diyos, sa balumban ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin." Sinasabi dito ang buhay na lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang mga tinubos ng mga Kristiyano, gaya ni Jesus, dapat lagi tayong magkaroon ng nag-aalab na pagnanais na gawin ang katwiran ng Diyos, ang tuparin ng kalooban ng Diyos. Iyon ang kahulugan ng nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ito po iyon. Ito yung napakahalagang mensahe. Kaya sabi sa Santiago 4:15-16, "Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayong pagmamalaki masama." Kahit ang mabuhay o gawin ito o iyon, dapat ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na gusto kong gawin ang isang bagay, kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ko ito gagawin. At kung ito'y kalooban ng Diyos, mabuhay man o mamatay, dapat kong naisin iyon. Dapat na magkaroon lamang ng pusong nais gawin ang kalooban ng Diyos.
Alam niyo ba kung kanina sinabi ito? Sinasabi ito sa mga tinubos, sa mga dapat na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang walang kabuluhang pagyayabang ay tumutukoy naman sa mga sinasabi nito. Santiago 4:13, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito o sa gayong bayan at kami mangalakal doon ng isang taong nakikita. Pinaplano nila ang kanilang mga negosyo nang hindi isna sa alang-alang ang kalooban ng Diyos. Hinahanap nila ang walang kabuluhang sa mundong ito nang higit sa pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Walang kabuluhang pagyayabang iyan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki masama. Itinuturing na kasamaan sa mga mata ng Diyos ang hanapin ang mga walang kabuluhan sa mundong ito nang hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Masamang pagyayabang ang hanapin ang mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito sa halip na hanapin ang kalooban ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ito'y masama. Ikalawang Pedro 3:13. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Sinabi ng Biblia na ang mundong ito na tinitirhan natin ay masusunog at maglalaho. Ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Ang bagong langit at ang bagong lupa, ang walang hanggang langit, tinawag itong bagong langit at bagong lupa kung saan naninirahan ang mga matuwid. Ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Gayunpaman, ang langit ay isang lugar kung saan wala ni aninuman lamang ng kasalanan at napupuno lamang ng katwiran ng Diyos at napuno ng kabutihan at katwiran. Ngayon, hindi ba't ang katwiran ng Diyos ay naisa sa katuparan sa puso ng mga ligtas? Dumating nawa ang kaharian mo, ang kaharian ng langit ay nasa atin. At dapat tayong manalangin para maipaunawa ang kaharian ng Diyos. At dapat nating masigasig na naisin na ang kaharian ay maitatag at ganap na maipaunawa. Ibig sabihin, dapat nating masigasig na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos ay maganap sa ating mga puso at ating mga buhay. Filipos chapter 2, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kumikilos ang Diyos sa mga taong ligtas. Tama po, siya ang nakakaunawa kung ano ang nakakalugod sa kalooban ng Diyos. Nagbibigay din siya ng masigasig na pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. At tinutulungan tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya mga naligtas, dapat mamuhay ng buhay kung saan ang kalooban ng Diyos ay naisa sa katuparan at ang katwiran ng Diyos ay naisa sa katuparan sa kanilang buhay. Kaya po, kumakain at umiinom tayo at ang ating kailangan, okay, ilang beses sa isang araw. At hindi po ba natin ito ninanais? Kahit gaano kasarap ang pagkain, walang kabuluhan ito kung gutom ka pa rin. Tama po. Gaya ng naghahanap muna ng ang mga tao ng pagkain at inumin, dapat tayong magkaroon ng pusong nagnanais sa katwiran ng Diyos at may masigasig na pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos kaysa mga iyon. Gaya ng mga tao nagnanais ng pagkain at tubig dahil sa gutom at uhaw, tayo dapat magutom at mauhaw din sa katwiran. Tayong mga Kristiyano ay hindi nagnanais kung paano kumain at mabuhay ng maayos. Ngunit dapat nating naisin ang katwiran. Nasa anumang kapaligiran tayo, kung paano mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at kung paano mabibigyan lugod ng Diyos, dapat ito ang ating masinding hinihiling. Sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinto 5:9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Si Apostol Pablo, isang halimbawa sa lahat ng mga Kristiyano. Ngayon, mabuhay man tayo ng mas mahaba sa mundong ito o iwanan ang mundong ito at mamatay at pumunta sa harapan ng Panginoon. Ilang ulit sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa kanyang panalabik na mabilis na makapunta sa Panginoon. Gayun po may, sinabi niya, nais kong bigyan siya ng kasiyahan na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Paano natin mapapasaya ang ating sarili? Paano ako mas magiging masaya? Sa halip na manabik sa bagay na ito, bakit hindi natin isipin kung paano mabibigyang lugod ang Panginoon? Makasulat ito sa Biblia. Sabi sa Roma 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos.
Ang buhay Kristiyano ay ang maunawaan kung alin ang mabuti't kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa makatwid, dapat tayong manambik sa salita ng Diyos at taimting na naisin ang gawain ng kalooban ng Diyos. Sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4, na nagdanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sa Lucas 15:7, kapag isang makasalanang nagsisisi, kapag ang isang tao ay naligtas, may higit na kagalakan sa harapan ng Diyos kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Pinakanalulugod ang Diyos kapag ang mga makasalanan ay naligtas. Pagkatapos, dapat nating naisin kung ano ang nais ng Diyos at magalak sa kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Kaya gaya ng nais ng Diyos, dapat din nating naisin na maligtas ang mga makasalanan at maging masaya tungkol dito. Lahat po ng tao may kinakailangan para sa kanilang katawan at may kinakailangan din para sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga tao sa mundong ito ay may dalawang bagay. Nagnanais na puso at nangangailangang laman. Paano ko matutugunan ang ninanais ng aking katawan? Gaya ito ng isang taong nagugutom at nauuhaw na nagpapagalagala at naghahanap para dito. Nabubuhay ang mga tao upang makamit ang kanilang sariling pagnanais at kasiyahan. Gaya ng gutom na leon na gumagala upang mahanap ang makakain, hindi ba't ang mga tao ay naghahanap ng paraan upang mas masiyahan at makontento ang kanilang katawan? Kahit gaano kayaman ang mga tao ngayon, hindi ba natin nakikita na nagpapagalagala sila ngayon? Desperadong naghahanap ang mayayaman ng kung anong bagay. At ang mga dukha, binibigyang kasiyahan lang nila ang pagnanasa ng kanilang naman. Gayunpaman, sinabi sa Kawikaan 14:13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Bagamat kumakain at umiinom at nagpapakasaya sa kanilang mga kayamanan ang mga mayayaman, ang kanilang mga kaluluwa ay miserable. Kawikaan 14:13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang mga wakas at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Hindi po ba may kasabihan? Bagamat sa panlabas, malaki ang ngiti mo, may 1,000,000 ka pa rin utang. Gaya ng pagbuhos ng tubig sa napakalalim na banga, kahit gaano ka magsikat, walang kasiyahan dito. Dahil binigyan ng Diyos ng kaluluwa ang tao, hindi siya masisiyahan hanggang sa makamit niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ang pag-asa sa pagiging larawan ng Diyos. Kaya sa Ecclesiastes chapter 3:11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Binigyan niya tayo ng pusong nananabik sa buhay na walang hanggan, kaya walang tunay na kasiyahan hanggang sa makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ngunit patuloy itong hinahanap ng mga tao sa mga maling lugar hanggang sa huli. Kaya para sa mga Kristiyanong born again, binigay ng Diyos ang tunay na kasiyahan ng kaluluwa. Sa John 7:37, kung sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Kung ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kapag ang ilog ng tubig na buhay ng kaluluwa ay umaataw sa puso ng taong naligtas, ibig sabihin, ibibigay ng Diyos ang tunay na kasiyahan. Ang makasalanang babae sa Samaria, John chapter 4, nagkaroon na siya ng maraming asawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit na makisama pa siya sa iba't ibang uri ng lalaki, hindi pa rin siya masaya. Gaya ito ng nauuhaw muli, kahit umiinom ako ng tubig. Kaya sinabi ni Jesus, John 4:13, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Kahit nasubukan mong gawin ang lahat ng bagay, hindi ka pa rin masisihan. Sa John 4:14, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na kapag natanggap mo ang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ang iyong tiyan ay magiging bukal ng tubig na naglalabas ng walang hanggang buhay. Na parang hindi ito muling maunawaan. Tunay na kapayapaan at kasiyahan, isang bagay na hindi makakamit sa pamamagitan ng anumang bagay sa mundong ito.
Nang maligtas ako bandang alas 8 gabi, okay, October 30, 1962, isang ilog ng tubig ng buhay ang lumabas sa aking puso. Bago po yan, dahil sa nabuhay ako sa kahirapan at pagdurusa, maraming bagay ang hinangad ko. Maraming bagay ang kinainggitan ko noon. Ngunit ang lahat ng mga iyon ay nawala noong araw na iyon. Ako'y naging pinakamasayang tao sa mundo. Hanggang ngayon, ang kasiyahan at kapayapaang iyon ay nadaragdagan araw-araw. Mayroong tunay na kasiyahan na hindi maaaring palitan ng anumang bagay sa mundong ito. Totoo po ito. Hindi lamang para sa akin, kundi maging para sa lahat ng mga naligtas. Sinabi na ang tubig ng ilog ay umaapaw. Ngunit ngayon, ang isang bagong gutom at uhaw ang nagsimula para sa mga naligtas kay Kristo. Alam po ba ninyo ito? Ito ang salita ni Jesus sa mga taong ligtas na may tunay na kasiyahan ng kaluluwa. Mateo 5:6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ngayon, hindi na ito pagnanais sa mga physical na mga bagay, kundi gutom at uhaw sa katwiran. Nananabik gawin ang kalooban ng Diyos, ang gutom at uhaw na iyon ay nagsimulang muli sa ating mga ligtas. Binigyan tayo ng Espiritu Santo ng pagnanais na magutom at mauhaw sa katwiran. Roma 6:13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong mga katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Ito po iyon. Ihandog ang katawang ito bilang kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Kapag nasa panganib ang isang bansa, sa ilalim ng pananakop ng mga kaaway, ang mga sundalo ay nasa digmaan upang iligtas ang bansa at makamit ang kalayaan. Handa silang ibigay ang kanilang buhay para sa bayan. Tama po ba? Ang kanilang mga katawan ay kasangkapan. Ang mga taong naligtas noon ay ginamit nila ang kanilang katawan sa paggawa ng kasalanan. Ngunit ngayon, inihahandog nila ang kanilang sarili sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran. Ang pusong ito, ang ating katawan, ating pag-iisip sa buong buhay natin, dapat tayong magamit bilang mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos at sa kanyang kalooban. Ito po ang punto. Kaya sinabi sa Roma 6:18, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng mabuti. Ang mga tao sa mundong ito ay sumusunod sa likas na kasamaan ng kanilang puso, naging mga alipin ng kasalanan, ginagawa ang mga nais ng Diablo. Kapag sinabing maingit ka, maingit sila. Kapag sinabing nakawin mo, nanakawin nila. Kapag sinabing mga lunya ka, mga ngalunya sila. Gumagawa ng kasalanan ayon sa utos ng Diablo at ang pagiging alipin ng kasalanan. Hindi sila makawala sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit ngayon, nakalaya na tayo sa kasalanan at naging mga alipin ng katwiran. Ngayon, dahil sa katwiran ng Diyos ay naitanim na sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at dahil tinutulungan tayo ng Diyos na gawin ang mga nakakalugod sa Kanya, tayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. Ang pananabik sa ating mga puso upang hanapin at gawin ang kalooban ng Diyos, iyon ang gutom at uhaw sa katwiran. Mayroon po bang ganito? Opo, mayroon. Gaya ng mga nagugutom na naghahanap ng pagkain at ng mga nauuhaw na naghahanap ng may inom. Mayroon tayong pananabik na magsani sa katwiran. Para sa isang taong ligtas, sa isang Kristiyano, ang pananabik na ito ay natural na nariyan. Kung wala tayong pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, nabigyan lugod siya. Hindi po ba may mali doon? Tama po ba? Gaya ng mga tao sa sanlibutan, iniisip kung paano pasasayin ang laman o kung paano maging mas masaya ang ating buhay. Iniisip din na kung paano magiging kasiyasiya sa mundong ito. Ngayon tayo mga Kristiyano may bagong layunin sa buhay. Binigyan ng banal na pagkatawag ang mga Kristiyano sa mundong ito. Sinabi sa mga awit 118:17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kapag namatay ang isang taong ligtas, pupunta siya kagad sa Panginoon. Sinabi sa awit 116:15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sapagkat papasok na sila sa walang hanggang buhay ng Diyos at kapayapaan. Kapag ang mga pagsubok sa mundong ito ay tapos na, maging ang mga Kristiyano ay may takot sa biglaang kamatayan. Bagamat mayroong saglit na kirot sa laman,
sa oras ng kamatayan, ngunit may walang hanggang kapahingahan sa likod ng kamatayan. Sa Apokalipsis chapter 14, verse 13, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ayon sa salita, sa Apokalipsis 14, hindi natatakot ang mga Kristiyano sa kamatayan. Ito ang oras na makikita natin ng Panginoon, na makapasok sa walang hanggang kapahingahan, kung saan tapos na ang kahirapan at pagsubok sa mundong ito, at kung saan naghihintay ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong dapat alalahanin? Ngayon, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, paano tayo mabubuhay para sa Panginoon at bigyan lugod siya at gagawin ang kanyang kalooban? Ang araw na harap tayo sa Panginoon, lahat ay mahayag kung paano tayo namuhay sa mundong ito. Kaya kung tayo ay mga ligtas na Kristiyano ay nabubuhay lamang para sa Panginoon, kapag maginawa tayo sa panlalapi at nagkukunwari, nagbibigay ng offering sa panlabas, pero ang natitira nating buhay ay ginugugol sa makamundong bagay, yun ba'y angkop na buhay Kristiyano? Mali po ito. Ito'y tungkol sa kung ano ang ating inuuna, anong ating pinahalagahan at hinahabol. Para saan tayo nabubuhay? Ang mga Kristiyano ay dapat na may malalim, masigasig na pagkauhaw sa kanilang mga puso. Kahit saan man sila, kung paano nila maaaring maisakatuparan ng kalooban ng Panginoon, kung titingnan natin sa Lucas 18:2-8. Alam na alam niyo ang talatang ito. May isang babaeng balo na pumunta sa hukom upang humingi ng katarungan laban sa kanyang kaaway. Ngunit ang hukom ay hindi makatarungan. Kaya niyang baligtarin ang hatol niya, paboran ang masama at hindi pinapawalang salang inosente. Dahil dito, ang babaeng balo ay hindi nakakuha ng tulong at ang kanyang pagsusumamo ay hindi narinig. Ngunit nagpatuloy siya, araw-araw na nakikiusap. Bigyan mo ko ng katarungan laban sa aking kaaway. Kaya ang hindi makatarungang hukom, pagkatapos makapag-isip-isip, verse 38. Sorry po. Subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, okay, sa verse 5, okay, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ni Jesus na ang hindi makatarong ang hukom ay inalis ang sama ng loob ng babaeng balo. Lucas 18:7-8. At hindi pa bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Anong ibig sabihin nito? Ang mga piniling anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, nagtatanim ba sila ng sama ng loob? Opo. Sa mundo kung saan nanay ang masama, ang katotohanan ay tinatakpan at ang mga Kristiyano ay dumadanas ng kawalan ng katarungan, ang mga Kristiyano ba'y walang hinain? Mayroon po. Mayroong banal na pagdaramdam. Maalab na pagnanais upang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ni Satanas, upang makita ang katotohanan ng Diyos at manaig ang kanyang gawa sa mundo ito. Ang pagdaramdam na iyon ay dapat idulog sa Diyos sa panalangin. Wala bang banal na pagdaramdam? Wala bang maalab at pagnanais upang kumilos ang Diyos para iligtas ang maraming mga nakakaawang kaluluwa na dinadala sa pagkawasak, upang ang karyan ng Diyos ay maitatag at matupad ang kanyang kalooban? Mayroong pagdaramdam. Sinabi, mabilis niyang bibigyan ng katarungan sila ng katarungan. Dapat tayong umiyak sa Diyos sa pagdaramdam na iyon. Gaya ng taong uhaw na naghahanap ng tubig at taong gutom na naghahanap ng pagkain, wala ba tayong maalat na pagnanais sa ating mga puso? Habang ang kaluluwa natin ay nabigyan na ng kasiyahan sa Diyos at ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at sa kaharian ng langit, meron pa rin pagka-uhaw at pagkagutom sa ating mga puso habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang magutom at mauhaw sa katwiran. Ibig sabihin ay mataintim na hangarin na matupad ang katwiran ng Diyos.
upang tapusin ang kanyang gawa at mabigyang lugod siya at magkaroon din ng maalab na pagnanais na iligtas ang mga kaluluwa. Kaya sinasabi, nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sa Hebrews chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kahit gaano pa natin sabihin sa mga tao sa mundong ito, dapat kang maligtas, hindi sila nakikinig. Bakit? Kaligtasan? Ano bang importante sa kaligtasan? Saka ako na pag-iisipan yan. Abala ako sa paghahanap buhay ngayon. Masyadong marami na ang mga problema ko para alalahanin pa ang mga bagay na yan. Ibig sabihin, hindi talaga nila alam kung gaano kadakila at nakakamangha ang kaligtasan. Na ang Diyos ay nagliligtas ng mga tao. Kung gaano kadakila ang biyaya na ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa krus. At gaano nakakamangha ang pag-asa sa buhay na walang hanggan at ang pagpasok sa langit. Kaya nga, pinapabayaan nila ang napakadakilang kaligtasan. Paano sila makakatakas? Alam nyo na ang mga tao ay hindi napapahamak dahil sa maraming silang kasalanan. Tama? Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa ating mga kasalanan. At ang pag-ibig na iyon ay nahayag sa krus. Ang lahat ng mga kasalanan na nagawa ng mga tao sa mundo ay napatawad na magpakailanman sa pamamagitan ng tanging anak ng Diyos noong namatay siya sa krus at naging handog pagkasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Napatawad niya hindi lamang ang mga kasalanan natin, kundi maging ang mga kasalanan ng mga tao sa buong sanlibutan. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit napapahamak ang mga tao ay dahil hindi sila sumasampalataya sa biyaya ng Diyos tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Sapagkat ang kasalanan hindi pagsampalataya hindi mapapatawad. Subalit alam natin ito kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan na ating tinanggap. Gaya ng sinasabi sa Biblia, ano ba ang buhay na gaya ng bulati o uod? Labis niya tayong minahal at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito sa anyo ng tao. Dinala niya ang sa kanyang katawan ang lahat ng pagdurusa ng tao at ang mga kasalanan na gawa ng mga tao at namatay. Namatay siya sa krus bilang handog pang kasalanan. Hindi natin lubusang maunawaan ang dakilang biyaya na dumanak ang kanyang mahalagang dugo hanggang sa kanyang kamatayan upang matupad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Unang Juan 4:9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ito isang dakilang kaligtasan na ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay bilang handog pang kasalanan upang iligtas ang mga makasalanan na mapupunta sa impyerno. Natanggap natin ang napakadakilang kaligtasan at ipinapangaral natin ngayon ang dakilang kaligtasan. Gaya ng alam niyo, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa ay dakila at mahalaga. Hindi niyo rin ba ituturing na dakila at mahalaga ang kaligtasan ng iba? Ano naman sa akin kung ang ibang tayo mapunta sa impyerno o hindi? Hindi naman talaga ako nag-iisip ng ganito. O ikaw din. Gaano ba naghirap si Jesus sa pagliligtas ng isang makasalanan? Gaano ba niya ninais na iligtas ang mga kaluluwa ng isang tao? Gaya ng taong gutom na naghahanap ng pagkain o gaya ng taong uhaw na naghahanap ng tubig? Gaya ng sarili nating kaligtasan na dakila at mahalaga, dapat din nating ituring ang kaligtasan ng ibang kaluluwa na dakila at mahalaga. Gaya ng taong uhaw na desperadong naghahanap ng tubig o gaya ng gutom na hayop na nagmamadali patungo sa pagkain. Kung may gawain upang iligtas ang kaluluwa ng isang tao, dapat nating isipin na ito ay dapat nating gawin at magmadali hanggang sa ang kaluluwang iyan ay maligtas. Kung sinusubukan mong evangelize ng ilang beses at hindi ka nagtatagumpay, paano ka makakapag-evangelize kung isip mo ganito? Makinig ka man o hindi, bahala ka. Hindi madaling mag-evangelize. Kahit na sinasabi ng mga hindi ligtas na kapamilya nyo, manampalataya ka lang. At pumunta sa langit. Wala akong pakialam kung mapunta ako sa impyerno. Hinahayaan nyo na lang ba sila? Kasi ganitong sinasabi nila. Umiyak kayo at mangaral hanggang sa huli. Kung hahayaan niyo sila, ganito ang sasabihin nila kapag namatay sila.
Masaya ka ba? Nasa langit ka? At napunta ako sa impyerno? Ngayon sasagot ka, ano? Di ba sinabi ko sa iyo, kailangan mong maligtas? Sinabi ko sa iyo na kapag hindi ka naligtas, mapupunta ka sa impyerno. Tapos sasagot siya sa iyo, oo, sinabi mo. Pero dapat hindi ka tumigil sa pagsasabi sa akin. Kung ipinagpatuloy mong pagsasalita, kung umiyak ka sana, nakinig sana ako. Hindi ko naiintindihan kasi hindi mo sineryoso ang pagsasalita mo. Maaari silang mapunta sa impyerno at sisihin ka nila. Hindi ba ang mga mabangis na hayop ay basta sinasakmal na lang ang kanilang biktima at kinakain ito? Dapat natin gawin ang lahat ng makakaya natin upang maligtas ang kaluluwa ng isang tao. Gaya ng gutom na hayop na nagmamadali patungo sa kanyang biktima. Kaya ang ating world mission slogan ay buong pusong pagkilos. Dapat nating gawin ang ating makakaya upang iligtas ang kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng sama-samang pagbibigay ng ating puso at isip. Kung walang ganong puso, paan magkakaroon ng gawain ng kaligtasan para sa ibang kaluluwa? Manampalataya kayo kay Jesus at pumunta sa langit. Makakapag-evangelize ka ba sa pakikinig lamang nila ng ganitong mga salita? Ang evangelism ay hindi matutupad sa pamamagitan ng ganyang kay responsableng mga salita. Gawa 20:24, sabi ni Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon, lahat tayo may parehong misyon para sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa ng tao. Sa pagpapatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, sinabi ni Pablo, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ibibigay ko ang walang halagang 100 buhay ko. Sinabi niya lang ba yun? Upang maipangaral ang ebanghelyo, si Apostol Pablo ay hubad, gutom, hindi nakatulog, walang makain, nanginig sa lamig, binugbog ng maraming beses, nakulong ng maraming beses, maraming beses na muntik mamatay, pinagbabato, itinapon, ngunit nabuhay pa rin siya tangaral. Labis niyang inasam na makapunta sa Roma upang mangaral. Sa wakas, nakapunta rin siya doon at nangaral ng 2 taon. At pagkatapos, siya ay pinagutan ng ulo. Si Pedro ay ipinako pabaligtad habang nangaral ng ebanghelyo at namatay. Walang apostol ng Panginoon na namatay ng komportable dahil sa katandaan. Lahat sila ay naging martir. Hindi lamang ang mga apostol, ang diakonong si Esteban pinagbabato hanggang sa kamatayan habang nangaral. Alam niyo ba kung ilang Kristiyano ng dusa? Madala lamang ebanghelyo ito sa atin ngayon. Kung titignan niyo ang kasaysayan ng misyonaryo noong unang dumating ang ebanghelyo sa Korea, hindi niyo alam kung gaano sila nagdusa. Ang paraan ng pagkain nila ay iba at gaano kaya kahirap ang buhay para sa kanila. Huwag nating kalimutan kung ilang tao nagdusa habang ipinapangaral ang ebanghelyo sa atin. Upang ma-evangelize ang bawat tao at kung gaano nagdusa ang tanging ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus, at ang ebanghelyong ito ay naipangaral sa atin. Habang si Jesus ay nakaupo sa balon sa Samaria, pagod galing sa paglalakbay, dumating ang isang makasalanang babae galing sa Samaria upang mag-igib ng tubig. Noon nakita ni Jesus ang makasalanang Samaritana at ang pagkauhaw na mas higit kaysa laman ay nagsimula. Iyon ay pagkauhaw na iligtas ang mga makasalanan. Humingi sa kanya si Jesus ng tubig at sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? Sapagkat ang mga Hudyo hindi nakikisama sa mga taga-Samaria. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sinong sa iyo nagsabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Alam ni Jesus ng babaeng Samaritana ay hindi magbibigay. Alam ng Panginoon na hindi siya magbibigay ng tubig kahit na humingi siya. Ang isang manlalakbay na nauuhaw ay humingi sa kanya ng tubig ngunit tinanggihan niya ito. Kung ako ang Panginoon, sasabihin ko, hindi mo alam kung sino ako? Mapupunta ka sa impyerno, hingi ka na, eh, at hingi kang malagyan ng isang patak ng tubig ang dila mo. Alam mo, hindi kita bibigyan. Dahil hindi mo ako binigyan, hindi rin kita bibigyan. Hintayin mo lang. Kung ako iyon, marahil ganun ang gagawin ko. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang babae nagulat at sinabi niya, wala kang pansalok
ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Nagsalita si Jesus tungkol sa tubig na buhay at sa wakas, naunawa ng babae na si Jesus ang Kristo. Nakalimutan niyang bigyan ng tubig si Jesus. Iniwan niya ang kanyang banga at tumakbo papunta sa lungsod at sinabi sa mga tao sa lungsod, "Halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Lumabas sila sa lungsod at pumunta kay Jesus upang tingnan kung ano ang nangyari pagkatapos nilang marinig ang tinig niya na gaya ng babaeng nasisira ng ulo. Ng mga sandaling iyon, nakabalik na ang mga apostol mula sa lungsod. Dala ang pagkain at sinabi nila kay Jesus, "Rabbi, kumain ka." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Nagtaka ang mga alagad at sinabi nila sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ang pagkain?" "Hindi po siya kumain ng kahit ano." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Upang maipangaral ang ebanghelyo, hindi lamang sa babaeng Samaritana, kundi sa lahat ng tao sa lungsod ng Samaria, kinalimutan niya ang pagod, uhaw at gutom. Gaya ng taong uhaw na naghahanap ng tubig, si Jesus ay labis na nauuhaw na makapagligtas ng mga makasalanan. Tama po? Kaya marami sa mga taga-Samaria ang tumanggap kay Jesus at maraming maaring naunawaan nila ang biyaya ng Diyos at naligtas. Sinasabi na ito ay nagbibigay ng malaking kagalakan sa Diyos kung mayroong isang makasalanang nagsisisi. At kung ang Diyos ay maligaya, tayo rin may maligaya. Kung dumadami ang mga tao na naligtas, tayong lahat ay magiging masaya. Tama po ba? Kung ang isang malaking sakuna'y mangyari, kagaya ng lindol at nagbagsakan ng ang mga gusali sa mga tao, o kaya naman nailibing sa ilalim ng lupa at namamatay, gaano ba kahirap ang gagawin ng mga rescuer upang maligtas ang isang tao? Kung maililigtas ang isang bata mula sa isang gumuhong gusali sa loob ng isa, dalawa o tatlong araw, hindi ba? Bawat ang lahat ay magsasaya, ang buong mundo magsisigawan sa galak. Habang ibang tao ay nagbabayad upang pumatay ng mga tao nang walang pinipili, mayroon din namang mga tao na gumagawa ng mabuti upang mailigtas ang buhay ng isang tao. Mayroon din mga tao na hindi nagdadalawang isip na tumakbo sa isang sunog upang magligtas ng tao at masunog sa kamatayan sa halip ng iba. Kahit na maligaya ang mga tao na makapagligtas ng buhay ng isang tao na magtatagal lamang ng ilang dekada, paano tayo na hindi magiging masaya kung ang isang taong nakatadhana para sa walang hanggang impyerno ay naligtas at maging isang taong magtutungo sa langit? Tanging ang Diyos lamang ba magiging masaya tungkol dito? Hindi po. Tayong lahat ay labis na magiging masaya tungkol dito. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat kapag ang ebanghelyo na ipangaral sa buong mundo at nagaganap ang dakilang gawain ng ebanghelyo. At ito po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Ang mga tao sa mundong ito ay nakakatagpo ng kasiyahan mula sa maayos na pagkain at pamumuhay ng mabuti sa kalayawan ng kanilang laman. Gayunpaman, tayo mga Kristiyano ay hindi gaya nito. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos at ginagawa ang makakalugod sa Diyos. Ang magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan niyan, tayong lahat ay nagagalak sa Diyos at siya ay nagagalak din naman. Tayo mismo ang banal na maluwalhating kagalakan. Kagaya ng isang taong gutom na nagnanais ng pagkain o ng isang taong uhaw na nagnanais ng tubig, mayroon din tayong pagnanais na naghahanap ng ganong kagalakan, isang bagay na hindi alam ng mga tao sa mundo. Kaya tayong mga Kristiyano ay namumuhay sa kasiyahan na hindi alam ng buong mundo. Para po sa lahat, masaya po ba kayo? Ano pong bagay ang nagbibigay sa inyo ng kaligayahan? Mayroon pong mga pagkain na inihanda para sa atin na hindi alam ng mundong ito. Kahit na tayo po ay walang wala, at ang mga bagay na mayroon tayo ay maaaring mawala, ngunit kung tayo sa sampalataya na ang Panginoon ay nasa atin, at kung iniingatan natin ang ating pananampalataya at pag-ibig para sa Panginoon, at kung
kikilalanin tayo ng Diyos. Iyan po ang ating dakilang kagalakan at kasiyahan. At kahit wala tayo, at ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo mawala, ngunit kung magtutungo naman tayo sa Panginoon, pagkatapos magawa ang mga bagay na makakalugod sa Panginoon, at gawin ang mabuti sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, iyan po ang dakilang kaligayahan at kasiyahan. Tama po ba? Mayroon lang ba tayong buhay na walang hanggan at pagnanais na makapunta sa langit na hindi alam ng mga tao sa mundong ito? Hindi po. Mayroon din po tayong ibang layunin sa buhay. Isang bagay na ating pinahahalagahan at ang ating pagnanais ay iba mula sa mga tao sa mundong ito. Kung mas maraming ligaw ng mga kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng sama-samang pangaral ng Ebanghelyo, magagawa nating isuko ang ating buhay at mamatay para sa kanila. Ito po ang puso ng mga taong nagugutom at nauuhaw. Kayo pong lahat, nakagawa na po ba kayo ng resolusyon na mamatay para sa anuman? Hindi niyo pa po ba ito na pag-iisipan? Bakit po hindi? O may pagnanais ba ang inyong puso na kumita ng maraming salapi upang yumaman? Ano po bang halaga ng pagiging mayaman? Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. May mga taong nagsasabi, hindi ako mamatay. Matagal na panahon pa ako mabubuhay. Kahit namamatay na ang iba, ngunit ako hindi. Tingnan natin kung hindi talaga sila mamatay. Gayun may hindi ninyo nalaman kung ano magaganap bukas. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kaya nga maaari tayong mabuhay o mamatay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, kahit ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Santiago 4:17. Mayroong mga Kristiyano na nagpaplano ng lahat ng mga bagay para sa pagnanasa ng kanilang laman. Ngunit gumagawa lang ng kaunti para sa Panginoon at iniingatan ng kanilang sarili. Yan po ba'y tamang relihiyosang buhay? Kahit si Jesus, na siyang banal, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagdanak ng lahat ng kanyang dugo sa krus at namatay. Paano natin magagawang ibigin lang siya ng kaunti? Minamahal ng mga tao, kahit ang mga alagang hayop sa kanilang mga tahanan. Iyan po ba ang buhay na nabubuhay para sa Panginoon? Hindi natin dapat hamakin ng Panginoon at ang kaligtasan na ating natanggap. Buksan natin sa Biblia. Tito, chapter 2, verse 14. Mas mabuting hanapin po natin. Tito, chapter 2, verse 14. Pagkatapos po ng ikalawang Timoteo, Tito, chapter 2, verse 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Ibig sabihin po, ang Panginoon ay namatay doon sa krus para sa ating lahat. Sa lahat ng mga kasamaan, tinubos niya tayo mula sa lahat ng ating kasalanan. Matubos. Na ibig sabihin, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pagkatapos ay tayo'y natubos niya. Tayo ay nilinis niya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Tama po ba? Kagaya nito, Efeso 5:26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Bakit niya po iyon ginawa? Ito po ay dahil nais niya ang sambayan ng pag-aari niya na maging masigasig sa mabuting gawa. Ang sambayan ng pag-aari ng Diyos ay dapat na maging masigasig sa mabuting gawa. Alam mo bang ibig sabihin ng mabuting gawa? Napakaraming mabuting gawa sa mundong ito, gaya ng magsimula ng gawain pagtulong, pagpapagaling sa mga taong may sakit, pagtulong sa mga may hirap, pagbibigay ng scholarship, at marami pang iba. Yun po ba yung mabuting gawa? Ngunit ang ibig sabihin ng mabubuting gawa na tinutukoy sa talatang ito ay pagliligtas ng mga makasalanang nakatadhana sa impyerno at gawin silang mga taong patungo sa langit at pagpahintulot sa isang makasalanan na nararapat sa walang hanggang pagkawasak na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pong mabuting gawa ang mas dakila kaysa rito? Ginawa ni Jesus ang mabuting gawa. Gawa 10:38. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng demonyo.
Si Jesus ay gumawa ng maraming mabubuting gawa habang naglilibot sa mundong ito. Anong uri po ng mabuting gawa? Ang mabuting gawa ng pagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng demonyo na nagliligtas sa mga kaluluwa na nakatadhana sa walang hanggang impyerno. Siya po'y namatay sa krus at tinubos lahat ng ating mga kasalanan. Ginagawa rin natin ang mabuting gawa na ginawa ni Jesus. Ang pinakadakilang gawa ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa na patungo sa pagkawasak. Ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Kung tayo tunay ng mga anak ng Diyos at sambayan ng pag-aari niya, kung gayon, hindi ba dapat na maging masigasig rin tayo sa mabuting gawa gaya ni Jesus? Hindi po ba tayo interesado dito? Kung ating gagawin ang mabuting gawa ng Panginoon, ang Diyos ay tutulong. Ay tutulungan tayo at kikilos sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ng kanyang salita, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Panginoon ay kumikilos sa atin sa pamamagitan nito. Paano maliligtas ang tao kung wala tayong pagkauhaw at pusong nag-aalab na magligtas ng mga kaluluwa? Kapag aking nakikita ang mga brothers at sisters na masipag sa evangelism, sila ay tunay na nakakamangha. Hindi sila sumusuko kailanman. Matyaga. Ang leon ay talagang hinahabol ang kanyang pagkain ng buong lakas niya. At ang biktima ay tumatakbo ng kanyang buong lakas upang hindi siya makain. Ngunit nagagawa pa rin ng leon na mahuli siya. Nakita niyo po ba yan? Upang mailigtas ang kaluluwa ng isang tao, hindi ba dapat tayong sumunod at gawin ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa na parang isang mabangis na hayop na tumatakbo patungo sa kanyang biktima? Kung walang ganitong mga pag-iisip, hindi mangyayari ang gawain ng kaligtasan. Hindi ito automatic na nangyayari. Kaya para rito, ibinibigay natin ang ating oras, taimtim na panalangin, labis na paggawa, at sinasakripisyo natin ang ating sarili. Kung walang sakripisyo, wala rin pagkilos ng Diyos. Sa loob ng isang linggo, magkakaroon tayo ng Bible seminar. Diba? May plano na po ba kayo? May nagsabi. May mga nagsabi, may Bible seminar tayo. Manalangin tayo. Manalangin ba kayo ng formal gaya nito? Upang maligtas ang maraming kaluluwa sa oras na ito, kailangan nating hanapin ang mga taong taimtim na mananalangin at mag-evangelize kasama natin. May nagsasabi po ba sa inyo na kahit hindi ko nagawin yan, gagawin naman yan ng iba? Maaring ang iba ang gagawa. Nakikita ito ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin at hindi natin ginagawa. Ikaw ay naligtas. Kaya ba't wala kang puso na iligtas ang kaluluwa ng ibang mga tao? Totoo ba talagang naligtas ka? Maaaring itanong ito ng Panginoon. Kung alam natin na dakila at mahalaga ang ating kaluluwa, papahalagan dapat natin ang kaligtasan ng ibang mga kaluluwa. Idadalangin ito, labis na gagawa, magsasakripisyo at magsisikap para rito. Nangyayari lang ba ito? Nang kusa? Kaya dapat gawin mo na ito ngayon. Sa katunayan, ngayon Family Day. Marami akong gustong sabihin tungkol sa kung anong dapat gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang sa kanilang mga anak, mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae sa kanilang asawang lalaki. Ngunit, kahit hindi ko sabihin ito, alam niyo pong lahat ang sasabihin ko. Sasabihin ko na dapat iyan. Ngunit hindi na. Naisip ko na dapat ko itong sabihin ngayong araw. Meron tayong Bible seminar sa susunod na linggo. Hindi ba't kailangan na gumawa tayo ng plano ngayon? Ngayon pa lang kung sino i-evangelize natin, basta gawin mo lang sa abot na makakaya mo. Ipagpatuloy mo lang at may isa pang pagkauhaw sa mga Kristiyano. Okay. Uhaw upang magligtas ng kaluluwa ng mga tao at uhaw upang tulungan ng isang ligtas na Kristiyano na nanghihina. Suporta ng mga nanghihina sa pananampalataya na may kasamang pag-ibig at suporta ng mga mahihina sa pisikal, ang mga mahihirap at ang mga nasa pagdurusa. Kailangan natin tulungan ang mga bata sa pananampalataya upang sila lumago. Mahalaga po na tayo ay mag-evangelize. Mahalagang maisilang ng isang nanay ang kanyang anak na sanggol. Ngunit gaano kalaking pagsisikap ang kailangan niya upang mapalaki ang sanggol? Kaya ba ng sanggol na lumaki sa sarili niya?
gaano kahirap na magpalit ng damit ng kanilang anak at alagaan sila kapag may sakit sila. At maging ang pagkain ay hindi nila kaya. Sila'y dumadaan sa matinding hirap na may pagluha upang mapakain lang ng maayos ang kanilang mga anak. Palakihin sila ng malusog at maayos. Kung wala ang ganitong pag-ibig, paano lalaki ng maayos ang mga anak nila? Mahalagang ipangaral natin ang Ebanghelyo at tulungan ang mga tao na maligtas kaya ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit hindi ito otomatikong lalago ang kanilang pananampalataya pagkatapos nilang maligtas. Kailangan muna silang alagaan ang mga naunang naligtas upang sila'y magpatuloy hanggang sa huli. Hanggang sila'y maging maayos sa kanilang buhay, Kristiyano, dapat din tayong magpatuloy na manalangin, hawakan sila ng may pag-ibig, alawin sila, tulungan sila ng salita, gabayan at labis na gumawa para sa kanila. Sa pamamagitan ng mga ito, ang mga naligtas ay lalago. Responsibility ito ng mga naunang naligtas. Tingnan nyo rin ang mga hayop. Dahil abala sila sa panganak at pagpapalaki sa kanilang mga anak, sa katunayan, hindi sila kumakain. Kundi, iluluwa nila ang kanilang ang kinain nila at ipapakain sa kanilang mga anak. Kamanga-manga sila. Nagkaroon ng isang sunog sa isang bukid, nasunog ang buong kamalig at namatay sa sunog ang isang inay manok. Ngunit nang kinuha siya ng mga tao, nakita nilang buhay ang kanyang mga sisiw sa ilalim. Nasunog kaya ang kamalig at namatay ang inay manok upang iligtas ang kanyang mga sisiw. Tunay na nangyari ito, isang apartment din ang nasunog at tumalon papalabas sa bintana ang isang tatay, hawak ang kanyang anak na babae upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya namatay ang tatay at nabuhay ang kanyang anak. Nabasa ko po ito sa isang diaryo. Okay lang sa atin na mamatay para maligtas ang ating mga anak. Kailangan natin ang ganitong puso upang alagaan ng ibang mga kaluluwa. Gayunpaman, nag-i-evangelize ka at sinasabi mo, siguro naman ngayon mabubuhay na siya ng maayos. Hindi kayang palakihin ng bata ang kanyang sarili. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ipangaral natin ang Ebanghelyo at ang kaluluwa ng mga tao ay naliligtas. Tinutulungan natin ang mga mahihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nangangailangan at iniibig natin silang lahat. Kaya ang lahat ng ito ay pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay upang ang mga taong naligtas ay ibigin ang isa't isa at mabuhay ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Mateo 6.33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Una sa lahat, anong pinakaunang prioridad sa buhay para sa mga taong ligtas? Una bang makakain ng maayos, mabuhay ng maayos? Pagkatapos kung ganito, ang ibang mga naligtas ay hindi na pupunta sa church. Pumunta ko sa isang lugar at binisita ko ang isang lalaki. Tinanong ko siya, ba't hindi na siya pumupunta sa church? Sinabi niya, nakita ko kasi na kailangan kong kumita ng pera para makapagpatuloy ako sa buhay Kristiyano. Kapag kumita na ako ng pera, pupunta ako sa church. Ano? Gusto mo bang tulungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkita ng pera? Sa palagay mo ba, ang Diyos na nagligtas sa atin ay hindi tayo kayang bigyan ng mga pisikal na bagay? Roma 8.32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ano bang hindi kayang ibigay ng Diyos? Kung ibinigay na niya ang kanyang anak hanggang sa kamatayan, sinasabi mo ba hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pisikal na bagay? Sino makapagsabi nito? Ngunit mayroon itong mga kondisyon. Sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa bansang iyon, itong kaharian ng Diyos. Kung mas maraming tao ang maliligtas, patuloy ding lalawak ang kaharian ng Diyos. Binabawi natin ang teritoryong sinakop ni Satanas, ito ang kanyang kaharian. Kasunod ng katwiran na
Hinahanap ng mga taong naligtas na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos at umiibig at sumusunod sa isa't isa. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. Ipinangako sa atin ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na kailangan ng ating katawan bilang bonus. Kaya sabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. May pinupuno ng Diyos ang tiyan ng matuwid. Magiging mabuti kung painiwala natin ito. Tayo mga Kristiyano ay maraming mga bagay na kailangan gawin sa mundong ito. Sinabi ng Diyos, okay, na kung gagawin natin ang mga bagay na ito, gaya ng pagliligtas ng mga hindi ligtas, okay, mahalin ang mga naligtas at mabuhay ng masunurin ang sa kalooban ng Diyos, kung kayo, bibigyan tayo ng Diyos ng masaganang espiritual na biyaya. Kasabay nito, ibibigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan ng ating katawan. Matthew 6:26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila nag-ahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. O kayong maliliit ang pananampalataya. Inaalagaan ng Diyos ang mga ibon sa impapawid. Binibisan ng maganda na ng Diyos ang mga liryo sa parang. Kayong maliliit ang pananampalataya. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ito po ang kondisyon. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. Naniniwala po ako sa talatang ito at tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako hanggang ngayon. Kung maniwala tayo, ito'y mangyayari. Kung mabubuhay ako para sa Panginoon, ang Diyos ang magiging responsable sa lahat para sa akin. Ginagawa po ito ng Diyos. Kaya dapat po nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. At dapat nating gawin ang kanyang mga gawain. Ito po ang panalangin ni Jesus ng gabi bago siya mamatay. John 17:10. Ang lahat ng akin ay sa iyo. At ang sa iyo ay sa akin. Dapat tayong magbago gaya po nito. Ipagkakatiwala ko ang aking gawain sa Diyos at ang gawain ng Diyos. Kung gagawin ko ng maayos ang gawain ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng aking mga gawain at isasaayos ang lahat. Pagkatapos ipangaral ni Elias ang salita ng Diyos, siya nagtago sa Batisteri dahil ninanais ng reyna na patayin siya. At anong ginawa ng Diyos para sa kanya? Dinahan siya ng pagkain, ng uwak sa umaga at sa gabi. Alam mo ba? Mula sa natutuyong batis, siya ay nagpunta pa sa ibang lugar. Nakatagpo ni Elias ang isang babaeng balo na mayroong anak na namumulot ng patpat. Sinabi niya sa kanya, nagugutom ako. Maari mo ba akong gawan ng kaunting tinapay? At sumagot ang babae, nasaan ang tinapay para sa atin? Tayong isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y nagluluto upang makagawa ng kaunting tinapay. At ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Anong sinabi ng balo? Mamamatay na ako pagkatapos kong kainin ito. Gusto mo ba na ibigay ko muna ito sa iyo? Sinabi ni Elias, kung paniniwalaan mo ang salita ko, hanggang matapos ang tagutom na ito, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan. Dahil ang Diyos ang magkakaloob sa iyo. Pinaniwalaan ng balo ang kanyang sinabi at ginawa ito. Kaya ang harina ay patuloy na nadaragdagan kahit na kumukuha siya dito. Ito ay nanatiling may laman. Ang himala ay nangyari. Maging sa ngayon, mayroong mga himala para sa atin. Kung susundin natin ang salita ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. May mga hindi tinupad na pangako ba ang Diyos? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katwiran. Kung hindi natin ito gagawin, walang mangyayari. Subalit kung gagawin natin, napakadaming salita sa Biblia na kung gagawin mo ay Lucas 6:38. Magbigay kayo at
Iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Kung magbigay ako sa mga nangangailangan, sinong bibigay sa akin? Ibigay mo. Kung magbigay ka ng higit, bibigyan ka ng Diyos ng higit. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay sa iyong kandungan. Sa sobrang dami, hindi natin mahawakan. Kaya ito ilalagay sa iyong kandungan. Hindi mo ba ito na, hindi ba? Ito ay nakakamangha. Subalit, bakit hindi ka naniniwala? Tinutupad ng Diyos ang mga pangako. Pero dahil hindi tayo naniniwala, hindi ito nangyayari. Subalit, kung maniniwala tayo, ito'y mangyayari. Kawikaan 16:8. Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. Ang hindi pamumuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, ito'y walang katarungan. Kaysa mamuhay na walang katarungan habang nabubuhay sa yaman ng mundong ito at nabibigong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kapag namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako kahit na tayo ay mahirap. Gagawin ito ng Diyos. Gaano ba kahirap si Jesus? Siya po ang tagapaglikhang Diyos at hari ng mga hari. Ipinanganak ng isang simpleng birhen. Siya'y ipinanganak sa sabsaban. Tayo ipinanganak sa ospital. Si Jesus ay lumaki bilang anak ng mahirap na karpintero ng 30 taon. Walang sino mang nakaalam na siya ang anak ng Diyos o ang Mesiyas. Gaano nagdusa si Jesus sa 30 taon ng walang lugar na mapagpahingahan man lang ng kanyang ulo? Gaano kahirap si Jesus? Sa 2 Korinto chapter 8, verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit, alang-alang sa inyo, ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman tayo. Upang maibigay ang kayamanan ng Diyos, ginawa siyang mahirap ng Panginoon. At gaano kahirap ang mga apostol? Sila po'y hubad, gutom, hindi makatulog o makakain, giniginaw dahil sa lamig, binubugbog na maraming ulit. Ang tanging anak ng Diyos ay namuhay sa kahirapan sa mundo ito. Sa mundo kung saan siya tinanggihan at iniwan ng mga tao. Ang mga apostol at ang mga manggagawa ng Panginoon ay namuhay at namatay sa kahirapan. Subalit, bakit yung Kristiyano sa panahon natin ngayon ay sakim? At bakit labis ninyong kinainggitan ng mga tao sa mundong ito? Bakit ang dami niyang hinihingi? Hindi ba tayo pwedeng maging mga tao nagugutom at nauuwaw sa katwiran upang magawa natin ang kalooban ng Diyos? Hindi ba dapat na mayroon tayong puso na nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos gaya ng mga taong gutom na naghahanap ng pagkain o gaya ng mga uhaw na mga taong naghahanap ng tubig? Hebreo 13:5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na sa kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paray hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Panginoon ang aking katulong. Siya magbibigay sa akin. Matapang natin itong masasabi. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Nangako po ang Diyos na kung hindi natin iibigin ang salapi at makukontento sa kung anong mayroon tayo at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, idaragdag niya sa atin ang lahat. Subalit, bakit hindi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos? Naniniwala ka? Nainiligtas ka ng Diyos? Subalit, bakit hindi ka naniniwala na kasama natin siya at tinutulungan niya tayo sa ating buhay? Naniniwala ka na kapag dumating si Jesus ngayon, dadalhin ka niya sa langit? Subalit, bakit di ka naniniwala na tutulungan ka niya sa buhay mo ngayon? Ano bang problema sa pangako ng Diyos? Ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Nahihirapan kayo kasi hindi kayo naniniwala sa pangako niya. Huwag tayong mamuhay sa kaduwagan sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga walang kabuluhang bagay sa mundo. Gayun pa man, may ibang mga mananampalataya na kinakaawaan ng sarili at sinasabi, oh, nakakaawa ang sitwasyon ko. Kayo po, kamusta ang sitwasyon niyo?
Sinasabi ba ninyo na mas mahirap kayo kaysa iba, na walang umaaruga sa inyo? Paano pinabayaan si Jesus? Siya ay iniwan ng mga tinawag na bayang pinili ng Diyos at namatay doon sa krus. Iniwan ng lahat ng mga alagad si Jesus at nagsitaka sila. Subalit, isinagawa pa rin ni Jesus ang kalooban ng Diyos hanggang sa huli. Bakit ko kinaawa ng sarili nyo? Mayroon pong himno, si Jesus ang aking Panginoon, siya'y nasa gitna ako. Kaya't ako'y kontento na sa iyo, sa iyo lamang. Kung ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nabubuhay para sa Panginoon, at kung masipag akong nabubuhay ng may banal na sigasig na may sakatuparan ng kalooban ng Diyos, bibigyan ako ng Diyos ng saganang biyaya at walang hanggan at maluwalhating gantimpala sa buhay dito at sa susunod na buhay. Dapat natin itong paniwalaan, mapapalad ang mga nagugutom at nauuuhaw sa katwiran. Opo, mapapalad po. Ang talatang ito ay nagtuturo ng ating buhay Kristiyano pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Banal na pagkauhaw at pagkagutom. Kung mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos na may sigasig para may sakatuparan ang banal na gawain ng Diyos, tutulungan at iingatan tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At ahayaan tayo ng Diyos na may sakatuparan ang kanyang mga gawa sa pamamagitan natin. Pakiusap, tumulong at makisa tayo upang maraming kaluluwa ang maligtas sa Bible Seminar na mag-uumpisa sa susunod na linggo. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, Panginoon, binili mo po ang aming katawan at espiritu sa pamamagitan ng iyong dugo at kami sa iyo. Tulungan mo po kami ngayon na mabuhay ayon sa iyong kalooban sa nalalabi naming buhay upang mabigyang lugod ka po namin at upang makatayo kami sa iyong kaluwalhatian sa iyong pagbabalik. Panginoon, pinag-isipan po namin ang tungkol sa iyong mga walang hanggang pagpapala na ibibigay mo po sa amin. Ano mong mga sitwasyon, paghihirap at mga pagdurusa na aming pagdaanan, tulungan mo po kami na mabuhay ng buhay na pagsunod sa iyong harapan. Sa pagpapakumbaba, upang tanggapin namin ang walang hanggan at malawalhating mana. Pakiusap, pamunuan mo po ang aming mga puso at mga buhay. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.